Hi everyone! Good morning! Good afternoon na pala. Good afternoon dito sa amin. But I prefer to greet you good morning because good morning means a new day. And it's a new day, a very beautiful start. Very good start of the... Anong pinagsasabi ko? Bakit ako nagtagalog? Di, nagpapatawa lang ako guys. Okay, anyway guys, nandito tayo sa garden. Kasi ipapakita ko itong, kita nyo ito, yung power puff tree namin ay hindi nawawalan ng bunga, ay ng, yes, bunga and flowers. Ngayon, ay ibibigay ko sa inyo ang secret ko kung paano mamulaklak ang mga, ma-enhance ang pagbubulaklak ng ating mga halaman. So, eto guys, ipapakita ko ngayon ang ating gamit at nandito ang lakay ko na naman at papakita rin niya yung mga bagong tanim niya. Guys, meron ako ipapakita sa inyo yung bagong tanim natin na inilagay ng asawa ko dito. Ayan, naayos niya yung mga malalaking halaman na nandito sa petite jungle. Petite jungle full of big plants. At ito, nandito tayo ngayon sa petite jungle at the back of our garden. At tingnan natin. Okay guys, nandito tayo. At ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang klase nitong ating nabili na plants. Ito, itong ganito ang leaves. Ganito. Ang tawag dito guys ay si Amorphophallus muelleri. Amorphophallus muelleri. Ayan. Meron siyang mga print-print na ganyan kaya tinawag ng mga taga-bukid na snake plant kasi para daw snake. So, they call it snake. Snake tree. Snake tree daw ito. Ngayon, meron din akong isa pang variety dito. Ay, wala pa. Hindi pa na-identify ito. Wala pa sa Google. Kaya hinahanap pa namin kung sino nakakaalam sa inyo paano pag-describe dito guys. Ito, ganito ang leaves. Paki-advise us. Kasi kakaiba siya. And then, wala siyang, walang mga print-print ang kanyang trunk. Oh, wala. Wala siyang mga, katulad nito, meron siyang mga ganyan. Oh, meron siyang paltak-paltak ng white. Ayun, wala. Plain, light green. At ito na yung Amorphophallus muelleri. Ito po yung siya. Ayan. So, meron din isang klase pa na maliit. At ito yun. Ang tawag naman dito ay, kakaiba naman ito siya. Teka, check ko. Where are you na? Meron pang isa dito, mas malalaki ang dahon, ganyan din. Ganito ang kulay, ito ay darker. Darker ang kanyang stem, brown. Dark brown, ito naman ay light. Oh, bale, 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 kinds of this tree. Na para siyang similar sa napabalitang yung mumulaklak na malalaki, very big flowers na bumabaho, yung maamoy siya, yung Titan Arum, ayun, kaya pinagkamalan namin na Titan Arum guys nung nanguha kami. Tingnan nyo ito, malaki na, ito ang kuha namin nung isang araw, meron kaming video niyan sa pagkuha. At yung mga nag-comment sa video about this na huhulihin daw kami ng pulis, sorry guys, it is inside our property naman. At ito ay
Magiging useless lang kasi hinahagbas po namin yan, tinatanggal namin lahat yan. We considered, before we considered this as weeds. We considered weeds, kaya tinatanggal lang namin, ganon, pinuputol, nililinis yung lupa, kaya hindi kami dapat kulihin dahil ito yung property namin. Okay? No worries, guys. Thank you so much. Tapos ito namang ating topic na pangalawa ay yung kung paano magpapa-flower. Paano mag-alaga ng flowering plants at kung paano natin pabulaklakin itong mga ating mga plants na namumulaklak, ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang sikreto. Ang sikretong ginagamit namin ay napakasimple at napakasimpleng gawin. Hi everyone! Nandito tayo sa pangalawang topic na gusto kong ibigay sa inyong sikreto. Ewan ko, siguro naman ay marami na nakakaalam nito, pero sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay gusto kong i-share kasi ito po ay napakabisa at na-try ko po ngayon ay i-share ko sa inyo, lalo na doon sa mga mahihilig magpa-bulaklak ng kanilang mga plants, yung mga flowering plants like gumamela, like the yung mga ground orchids, yung mga nasa palibot ninyo kung ano man yung may flowers, kahit kung bibiya. Okay? Meron ako ditong 2 liters of rainwater. 2 liters po ito. Ngayon, in every liter I will add this. Yung Ajinomoto yung bed sheet. Ingay naman si Tito. Okay? Huwag kang mag-interrupt. Okay? Be good! Okay? Wow! Bait niya. Naintindihan niya. See? Ibang dog. I will show you ang bitchin na sinasabi ko ay, teka, mag-type pa tayo. Let's do this. Doon sa mga hindi nakakita pa ng bitchin or Ajinomoto ay ipapakita ko, guys. Okay. Bitchin or Ajinomoto is this one. You know this one? This is the Ajinomoto or Bechin. Ito po ay yung MSG. Ito po ay inihahalo sa pagkain para siya lumasa at maging malinaw na. No? Ito po ay pagka nagluluto tayo, lalong-lalo na yung mga paninda, lalong-lalo na yung magtitinda ng mga lugaw, mga ulam, sa mga marinate, kung mag-marinate ka ng barbecue, ay ginagamit ito dahil ito yung pagka nilagyan mo ay sauce talaga namang napakalinam-lam, di po ba? Di po ba ganon? At ibigay ko sa inyo kung ano ang contents nito, guys. Ito ba'y nakakabuti sa ating katawan? O ito ba'y dapat iwasan na kainin? Hindi naman natin kinakain purely, pero hinahalo lang natin sa ating mga nakakain. Ito po kasi ay Ajinomoto na kung tawagin ng iba, MSG. Yung iba naman, ang tawag nila ay Bechin. Ito ay very familiar sa buong Pilipinas. Wala yata hindi nakakakilala nito. Internationally, yes. And, pero yung iba, sa labas, hindi natatawag na Bechin, kundi MSG ang tawag nila. Sa atin naman, Bechin or Ajinomoto. Ajinomoto ay yung brand niya. So, Ajinomoto is an umami seasoning with a wide variety of uses. Yan. Buti pa at lumapit ako para maintindihan niya ako na kahalo-halo ang mga maingay dito sa highway at ang dogs. Okay. Its main ingredient is monosodium glutamate MSG. A sodium salt of glutamic acid which is the source of the flavor of kelp. Yun. Yung flavor of kelp daw. Kelp. K-E-L-P.
A popular seasoning and flavor enhancer, Ajinomoto is the purest form of umami, the fifth taste, yun ang sabi. Tapos, Ajinomoto is the brand name and the product name is the monosodium glutamate. Monosodium glutamate MSG, made from tapioca, starch, and sugarcane molasses. Ayun ang ingredients niya pala. Yun ang ano, yun ang content niya, guys. Sabi dito, may nagsabi rin dito sa QURA, MSG is not inherently bad for your health to start with. Many of the fears over MSG being all round bad is overblown for sure. Many times it carries the misnomer of what is called Chinese restaurant syndrome, in that people claim that every time they eat at a Chinese restaurant where people commonly think every single dish is soaked in MSG, they get the MSG headache. This, however, is pure crap and has been debunked in double blink trials several times as well. It's often just the salt, period, the amount of food, fried foods, that lead to headaches if they get one at all. See? Yun pala, pinagkakamalang masama sa health natin ang MSG. Yun pala naman ay hindi totally masama, kundi yung pag-order natin sa mga restaurants ng mga oily dishes, yung mga fried, yun. Yan, iba na naman tayo ng topic, pero yun talaga ang topic natin, si Ajinomoto. Okay, paano ito nagagamit sa plants? Yun ang tatalakayin natin. Okay? So, sit back and relax at ituturo ko kung paano ko nilalagyan ng pampabulaklak ang mga plants natin. Okay. So, we have here the MSG. So, ito ay 2 liters, 2 litro na tubig. Rainwater ang ginagamit ko, guys, sa plants. Kaya kami nagsasahod, marami kaming balde. Ayan, napalibutan tayo ng mga balde-balde na malalaki dahil pag nag-rain, meron in every corner, meron tayong rain waters dahil ang plants natin ay kailangan ng humidity, okay? Ngayon, haluin natin ito, ito po ay MSG, betchin. So, 2 liter, 2 tablespoons of MSG, yan. Yan ang i-spray natin ngayon sa ating tanim. Okay? Hindi lang tayo ang gumagamit ng betchin. Gusto rin ng plant. Ha? Itong mga utensils kong ito, guys, gamit ko na sa garden. Hindi ko na ginagamit sa kitchen. Yan ay nakatabi para dito sa garden. Iba rin yung gamit natin sa kitchen. Dapat ha? Hindi natin paghahalu-haluin. Ngayon, ang kailangan natin ay, siyempre, yung paghahaluan natin, tabo ba kaya, planggana ba kaya, balde ba kaya, pichel. Kasi itong pichel na ito malaki, ito na ang gusto kong lagyan kasi pag ipis ko dito, ay pointed itong kanyang yung dispenser niya. Meron siya dispenser dito. So, lagyan ko na ito dahil sa tingin ko ay natunaw na yung bitchin. Kita mo, ayan. Ngayon, ay ilagay na rin natin yung bitchin. Ayan. Bitchin solution. Ayan. Diba? Andali. Oh, meron na tayong pampabulaklak. Yun ang mga hindi ko nasasabi sa mga videos ko, guys. Kasi yung pagbibideo natin ay almost all mga plant hunting. Meron din akong mga ginagawang mga tips paminsan-minsan at ito na yung kalagay. Ngayon, sa mga vitamins naman na malalaki kong plants at saka yung katulad nitong mga plants na ganyan na malalaki, yung mga huge plants, nilalagyan ko siya ng ito, potassium. Potassium na yung vitamins, yung iniinom namin, binibigyan ko rin sila once in 6 months. Lagyan ko lang ang isang pot. Lagyan ko lang dito sa, hindi naman dun sa mismong root, kundi dun sa sulok lang niya. Lagyan ko lang ganito. Ganyan ang mga vitamins na hindi nyo. Maraming nagtatanong kasi sa akin na, bigay mo naman yung secret mo, bakit
lush at bakit ang ganda ng mga plants mo, healthy ang lulusog, sabi. So ngayon, ito ay sinasabi ko na ngayon. Ganun lang kasimple. Okay, then next time, baka ibigay ko pa rin yung ibang tips. Ngayon, sa ngayon ay ito. Pero alam nyo na siguro to, baka narinig ko na. Pero ganun ako mag-tip lang. Okay? At yung ganyan lang, yung spray mo, yung ma-spread siyang maigi, ganyan. Ilalagyan ko ang dahon-dahon niya, stem niya. Ganun guys, kunti-kunti lang naman. At hindi naman lagi, mga siguro ito ginagawa ko lang ng mga twice in 3 months or let's say maximum once a month. Ayan, kaya namumulaklak, nakikita mo? Ayan o, bumubulusok na naman yung mga bulaklak nito. And ito o, healthy-healthy, ang ganda-ganda. Diba? Tapos yung mga bukumbilya, ganyan, inisprayan ko. Ganun lang naman guys, very simple. Alam niyo itong 2 litrong to, ang dami ng marating nito. Ito, mga ganito, kita mo ito. Kita, ilapit ko ha. Nakita mo yung mga bulaklak na yan, ang ganda, di ba? Dahil yan sa mga ginagawa nating pag-aalaga, pag-aaruga. Ayan, nakita mo yan, very nice, very beautiful na mga flowers. Ayan, sa mga na ginagawa nating pag-aalaga. At puntahan natin doon sa banda roon. Ito. Alam nyo kung ano ito, this is a wildflower na nawawala ng bulaklak, ini-sprayan kong ganyan. Ito yung, alam nyo, ito yung kakain ng kanyang ito. Kinakain ito guys. Itong parte nito, yung sumisipon dyan. Yan. Kita mo yon. You see that? Yan. That one. Yan. Nakita mo yan. Ito. Ito. This one, nakakain ito. Tanggalin mo lang ito. Ayan. Kinakain yan, yung dulo niya. Ayan. And it is so juicy. And it tastes sweet and sour. Sweet, sour sweet. Ayan. Sarap. Hindi ko muna kainin dahil baka marumin. I will just wash later. At kainin ko yan. Masarap yan eh. Ayan. Nilalagyan natin ganyan. Kita mo. At hindi lang yon, naniniwala ako minsan, ini-sprayan ko pati mga dahon. Don't you believe? Yan, isa pa. Ang gandang fertilizer ng kahit red Congo, na wala namang flower yan dyan. Eh, nilalagyan ko pa rin. Kung ano yung madaanan ko. Ayun, ganun. Tapos punta tayo sa kabila. Ito, nakita nyo ito. Hindi nawawalan ng bulaklak, guys. Ganda ng bulaklak, nakita mo. Ang daming mga yung bees na maliliit, di ko alam ang tawag yan sa mga binayan. Nagsisiliparan at saka minsan, sa umaga, pagka yung nagkakape kami dyan, nakikita namin, naku, enjoy na enjoy ng mga ano, ng mga lovebirds ang maglaro dito sa flowers na ito. Gustong gusto nila. Do you like that? Nakita mo. Uy, ano ba yan? I-close up natin. Ay, it cannot be. Okay. Ganyan. In-sprayan ko lang ganyan, guys. Oh. Maganda siya eh. Maganda itong Ajinomoto. Pati ito, yung adenium. Ayan, di rin nawawala ng bulaklak to. Kaya lang kinakain ng ibon. Kaya nauubos dahil yung mga ibon. Gustong gusto nila yan. Okay? Kita nyo? Okay. Magpaalam tayo. Ayun guys, nandito kami. Paalam ka nga. Ito yung bot natin. Ang ganda. Ayun po na, exact name. Magpaalam na kami. Okay. Bye-bye. See you again next time guys. Sana naman ay nagbigay ako ng information na importante para sa inyo at makatulong sa pag-gardening ninyo para sa mga flowering plants at sana ay lagi kayong masaya at mag-ingat lagi. Stay safe. God bless. We love you guys. See you again next time.
mag-subscribe na yung mga hindi pa nag-subscribe at you click the bell button para sa updates, ha? Para hindi kayo mauli sa update. Ikaw pa, paano masasabi mo? Bye. Bye-bye. See you again next time. Love you guys.